Samahan niyo ako sa aking paggawa ng ube cashew mamon. Tara! For our wet ingredients, we need 6 pieces egg yolks and 1/4 cup white sugar. Nakakangalay guys, pero laban lang. Whisk lang ng whisk. Pasasaan ba't makukuha mo rin. Alay si left, si right naman at ipagpapalit-palit. Ayan, nagpa-fluffy na po yung ating mixture. Ito na po hinahanap nating consistency. This is red. Add to the mixture 1/4 cup of canola oil. Pwede tayong gumamit ng any oil, basta yung oil po na hindi natutulog para yung ating chiffon ay hindi tumigas. 1/4 cup of evaporated milk. Tablespoon ube flavor. No! We can add 1/4 cup of ube jam for a natural ube taste. I-blend po natin ng mabuti. Pero wag po sobra para hindi po magbubbles. Pag good na po ang ating wet ingredients, we will proceed na po sa ating dry ingredients. 1 cup of all-purpose flour. Isisift po siya natin. Pero bago yan, i-add muna natin ang ating 1 1/2 teaspoon of baking powder, 1/2 teaspoon of iodized salt, isisift ko pa ito gamit ang aking rubber spoon upang hindi po siya mag-alikabok masyado. Ang purpose po nito ay para hindi po magbuo-buo ang ating dry ingredients bago natin siya ihalo sa ating wet ingredients. Magki-create kasi ito ng mapait na lasa kapag ang ating dry ingredients ay may namumuo. Especially po ang ating baking powder at iodized salt. Isisift ko po siya ulit for second time para sure po tayo na
kapag naihalo na natin sa wet ingredients natin, ang mixture po natin ay hindi po siya magpapait kapag na-bake na. Blending powers po tayo ulit. Pero wag naman po masyadong kikil pag nag-mix. Sorry guys, may nakalimutan pala ako. Add 1/4 cup of evaporated milk pala muna. Oh, you're so funny. Tansyahin lang po natin ang ating paglagay ng ating milk. Depende kasi sa brand ng ating ginagamit na all-purpose flour. Kaya kapag sa tingin natin ay medyo malapot masyado ang ating mixture, mag-add lang tayo ng paunti-unti. Consistency test tayo sa ating butter. Para sa akin po, okay na po ang ganitong consistency. Hindi po siya malabnaw at hindi po siya malapot. Tama lang. Gawin na po natin ang ating meringue. Siguraduhin po natin na malinis po ang ating mixing bowl bago po gamitin. Hindi kasi mabubuo ang ating meringue kapag ito ay merong oil content. Pampatanggal ng lansa sa itlog ang lemon juice. Ang mga whisker po ng ating mga hand mixer ay siguraduhin din po malinis. I-set po natin ang ating mga hand mixer into low speed muna tayo para hindi po mabigla agad ang ating mga hand mixer at maiwasan po natin ang madaling pagkasira nito. After 1 minute, pwede na po nating iset into high speed. Then, unti-unti na nating i-add ang ating white sugar. Dahan-dahan lang po ang pag-a-add natin. Huwag po masyadong magmadali. Ayan po, nasa medium peak na po ang ating meringue. Pwede na po ito ihalo sa ating wet ingredients. Sa wet mixture pala. I-divide po natin ang ating meringue into 3 batches. Ganyan lang po dapat ang paghalo natin. Dahan-dahan lang dahil hindi lahat ng bagay ay nakukuha natin sa santong paspasan. Dahan-dahan lang po ang paghalo po dyan. Naka-fast forward lang po. Round J, round J, round J. Ganyan lang po dapat na paghalo. Last batch na din sa wakas.
Eto na, ang ganda na ng ating mixture. At ang bangot. Amoy chiffon siya. Promise, kapag ginawa niyo to, aaligid agad ang mga anak niyo. Haluin lang natin ng maigi ang ating butter para maging well blended siya. Hahaluan ko lang guys ng konting cashew chenis. Wala lang, arte-arte lang. Pwede din po kayo mag-inarte kung gusto niyo. Pwede niyo pong artihan ng peanut, ng talong, ang palaya, whatever. Ganun. Lagyan pala dapat ng flour yung cashew guys. Kasi para hindi po siya pumailalim. Para siya po ay lumutang. Ayan, nakaready na po ang ating mga molders. Lagyan po natin ito ng isa-isa. Kung may extra kamay kayo, pwede nyo rin gawing dala-dalawa. Huwag po natin pupunuin para hindi po umapaw kapag ito ay ating naisa lang na. Pwede na nating isalang to sa ating mga oven. Saturday.